Magandang araw mga kapatid! Oy, kumusta na po kayo? Welcome po sa isang bago nating talakayan dito sa Tagasuri! Ako po si Kaburno at ako ang inyong taga-suri. Sa puntong ito ng ating programa, kung hindi ka pa nakasubscribe, pakiclick po ng subscribe button at ang notification bell para updated po tayo sa ating mga susunod na videos. Kaya, let's go at simulan na natin! At sa ating episode po ngayon ay tatalakay natin yung isa sa mga naging fake news ng network na SMNI. At makasama po natin si kapatid na Gabriel de Guzman. Brother Gab, magandang araw sa iyo bro! Hello po, kapepan po ng Diyos ang parating sa mga atin. Magandang araw din po, Abernok, at sa lahat ng manonood ngayon sa Kapaster's page. Pero bago muna natin simulan, kapatid na Gabriel, ang ating episode ngayon ay manalangin muna tayo sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen! Ayan, heto na kapatid na Gabriel. At sisimulan na natin ang ating episode ngayon sa pamamagitan ng ating official hashtag sa ating episode ngayon na hashtag yes to SMNI shutdown, tuluyan na talagang ipasara. Ayan, di ba? Dahil ngayon ay hinintay natin at ongoing pa rin ang pagiging yung kanilang ano, yung hearing dyan po sa House of Representatives, kapatid na dyan. Nice. Oo, pero hindi mo na sila mapapanood sa mga free channels ngayon sa telebisyon, kapatid na Gabriel, itong SMNI. Oo. At para balikan natin muna yung mga kaganapan tungkol nga sa mga pangyayari sa SMNI. Panoorin natin itong video na ito, kapatid na Gabriel. Telecommunications Commission ang suspensyon ng operations ng Sunshine Media Network or SMNI ng isang buong buwan. Kung inyong matatandaan, ilang linggo na pong problemado ang SMNI dahil sa mga sunod-sunod na dagok. Una, ginisa ang SMNI ng Kongreso dahil sa pagpapakalat ng maling balita or fake news. Ang binanggit ng SMNI host na si Jeffrey Celis na 1.8 billion peso travel expense daw ni Speaker Martin Romualdez. Hindi naman pala totoo o hindi naman pala kumpirmado. Pangalawa, pinakulong pansamantala si Celis at co-host na si Lorraine Badoy dahil hindi nagustuhan ng House Committee ang kanilang inasal sa hearing. Pangatlo, nagbanta ang mga kongresista na irerevoke ang prangkisa ng SMNI dahil sa mga nakita raw na paglabag ng broadcast network. Pang-apat, sinuspinde ng Movie and Television Review Classification Board or MTRCB ang dalawang programa ng SMNI ng 14 na araw. Higit sa lahat, ang isa sa mga programang pinasuspinde ay ang mismong programa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang Gikan sa Masa para sa Masa. Ang dating pinakamakapangyarihan sa buong bansa, ang dating may hawak ng pinakamalaking supermajority sa Kamara, nasuspinde ng review board ng 2 linggo. Pero ito po ang pinakamatindi. December 19, 2023, inutos ng NTC ang isang buwang suspensyon ng buong broadcast network dahil sa mga paglabag-umano sa prangkisa nito ayon sa Kamara.
sa mga hearing kasi ng House Franchise Committee, binatiko sa mga congressmen ang umano'y pag-abuso ng SMNI sa prangkisa, kasama na po yung pagpapakalat daw ng maling balita at ang paglipat umano ng control ng SMNI sa ibang tao. Pero ang kinagulat ng mga media organizations ay ang bilis ng pagsuspende ng NTC sa SMNI base lang po sa resolusyon ng Kongreso. Ang isang buwang suspensyon sa isang broadcast network ay hindi po biro dahil sa laki ng operational expenses nito at sa dami ng mga empleyado. Isa pa, kasabay po ng suspensyon ang show cost order ng NTC sa SMNI. Ibig pong sabihin, sinuspindi muna ng NTC ang buong broadcast network at saka lamang pinagpapaliwanag ito tungkol sa mga umunay violations na nakita ng Kongreso. In fairness, sa prangkisa po ng lahat ng broadcast networks, meron naman talagang option ang Kongreso na bawiin ang prangkisa. Pero ito po ay binabawi sa pamamagitan ng bagong batas na ipapasa ng Kongreso at Senado at pipirmahan ng Pangulo. Ang inaksyonan agad ng NTC ay simpleng resolusyon pa lamang ng House of Representatives. Ayon sa National Union of Journalists of the Philippines or NUJP, nakakabahala din po ito dahil ginagamit yung mga regulatory agencies para patahimikin ang mga ayaw marinig ng ilang politiko. Nangyari na rin daw ito dati sa media outlets gaya po ng Rappler at ng Inquirer. Ayon sa NUJP, maraming beses nung nakarang administrasyon, inabuso naman ng SMNI ang media network nito para mag-red tag at magkalat ng maling impormasyon bilang pagsuporta kay Pangulong Duterte. Pero hindi naman po ito kinasuhan, pero lalo pang namayagpag. Pero ngayon naman, dahil nagbago na ang ihip ng hangin, si Duterte at ang SMNI na ang nasa kabilang bakod na. Pero yun na nga ang problema ayon sa mga media groups. Ang batas ay dapat pinatutupad ng lubos at patas at hindi po nakadepende kung sino lang ang kasalukuyang nasasaktan. Dahil kung ganon, ang rule of law ay magiging weather-weather lang. Ayan, so yan po yung mga nangyari dyan sa SMNI, kapatid ng Gabriel. At yung tinalakay nga, nung panahon na yan, ay parang nagtataka ka, no? Bakit ipinasara yung SMNI? Kasi yung SMNI ngayon, parang critical na sa gobyerno, kapatid na Gabriel. Yan ang lumalapas. Kaya daw pinasara. Pero, siyempre, meron namang legal grounds talaga para ipasara. Kaya nga tayo, suportado natin ang move na ipasara ang SMNI, kapatid na Gabriel. Oo, isa-shutdown na yan. Kasi, kasinungalingan ang sinasabi dyan. At ayon sa Biblia, basahin natin kung kay sino ba nanggaling ang mga kasinungalingan na yan. Basahin natin yung 8:44 ng Juan, kapatid na Gabriel. Kayo'y sa inyong amang Diablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig niyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi na nanatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, pagkat siya'y isang sinungaling at ama nito. Ayan, maliwanag, kapatid na Gabriel. So, yung mga kasinungalingan, alam na natin, ayon sa Biblia, hindi natin mabanggitin, baka iiyak na naman yung mga supporters ng SMNI, ano? O alam naman natin kung saan galing. So, ngayon, kapatid na Gabriel, di ba nung nakaraang mga araw, 30-day suspension yung ipinataw sa SMNI. Pero may nangyari, kapatid na Gabriel. Sinunod ba ng SMNI ang bilin ng National Telecommunications Commission? Panoorin natin ang balitang ito. Communications Commission o NTC ng indefinite suspension ng radio at TV stations ng Sunshine Media Network International o SMNI. Yan nga ay matapos hindi tumupad sa 30 araw na suspension order ng NTC. Ang broadcasting arm ni Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kiboloy. Pinagpapaliwanag din ng NTC kung bakit hindi tumupad ang SMNI sa ipinataw na suspension noong Disyembre. Kinumpirma naman ng mga abogado ng SMNI na natanggap nila ang suspension at susunod sila rito. Sa kabila naman yan, magpapatuloy ang operasyon ng social media platforms ng SMNI. Ayan, so yan ang nangyari, kapatid na Gabriel, o diba? So, kahit na may suspension order ng 30 days, hindi nila sinunod kasi patuloy pa rin silang nag-ooperate ayon sa NTC, kapatid na Gabriel. Kaya yung nangyari,
pinatawag ngayon sila ng indefinite suspension. Ayan. Ayun. O, di ba? Kawawa. O, kaya... Wala nang time. O, wala na. O, kaya nga, yung kulang na lang talaga, isha-shutdown na lang. Yun na lang yung kulang, Brother Gabriel, di ba? Ay, sa tigas ng ulo nyo, ha? Ayan, ha? Hindi pala kayo sumusunod sa ano, batas, ha? Ay, naku, delikado po yan. O, ngayon, ito na, Brother Gabriel. Dahil sa ating episode ngayon ay isa sa mga fake news na naman ang ating tatalakayin, kapatid na Gabriel, na inilabas ng SMNI, kapatid na Gabriel. Merong fake news eh. O, anong fake news ba ito? Alam mo ba kung kay sino galing yung fake news na aking sinasabi, kapatid na Gabriel? Kanino po? O edi sa best friend mo na naman. O sino mang best friend natin? Edi si Apollo Kiboloy. O eto, panoorin natin. Nice. Mga kapatid. David, the chapters and verses of the Bible were made by Catholics that you are using right now. Try to Google it. Okay. Johnny David, Governor Generoso, Davao Oriental. He said, the chapters and verses of the Bible were made by Catholics that you are using right now. Try to Google it. And so, they were not made by them. They were maybe, what do you call that? They bookbinded them and they put them together, but they were not made by them. These words were put together by, you say, Catholics. I don't care who they are. But the words remains the same. They did not make them. These are the words of the prophets and the apostles and Jesus Christ. They were already written there. Ayun! O, diba? O, yung pinapalitaw ni Kimoloy, kahit ano naman, kung hindi Iglesia Katolika daw, yung nag-bookbind daw, o yung naglagay ng chapter at ng verses, sa Biblia, yung mga ano daw, yung mga apostol, yung nasa Biblia daw, salita ng mga propeta, mga apostol at ni Kristo. O hindi naman daw Catholic, kapatid na Gabriel. Yan ang gustong ipalitaw na balita ni Mr. Apollo Kiboloy. Paninira na naman sa Iglesia Katolika yan, kapatid na Gabriel. Yan ang lumalabas. Ngayon, paano naman yan nasabi na ganyan? O ituloy natin. They were just put together by, I don't know who put them together. You said Catholics, I don't care who they are. Oh, hindi daw siya, he doesn't care daw kung Catholics yung naglagay ng chapter at verses, kapatid na Gabriel. Oh, di ba? Oh, hindi niya daw nire-recognize yan. Yan ang lumalabas eh, kapatid na Gabriel. He doesn't recognize it kasi he doesn't care daw, Brother Gabriel. Oh, ituloy natin. Okay. You know, but you cannot reason out. We were the ones who put together the Bible, but you didn't make those words. Those words were already there. You just bookbinded them together in the manuscript, in the original manuscript. But that's all that you have done. But even if you do that, if you don't obey those words of Jesus Christ, you cannot reason out. Lord, I was the one who bookbinded all of your words, put them together in verses, and now, you know, and so Jesus Christ. So, you are the ones that you put together my words and bookbounded them and then made a Bible out of them like this. That's a good work. But is that your criteria for salvation? The Lord Jesus will ask you again, did you obey those words that you have bookbinded for me? You did not. You just bookbounded them and then that will be your license to go to salvation. Ayun. So yan ang kanyang paliwanag, kapatid na Gabriel. O, di ba? Grabe naman itong si Kiboloy. O, reaction mo muna doon. For me, ano eh, tawag doon, hindi valid yung argument, Camper, no? Kasi unang-una sa lahat, hindi naman kaligtasan yung pinag-uusapan doon. Ano? At lagi niya pinagpipilitan yung nagbookbinding. Catholic naman yung ano yan, bawa yung mga apostol. Catholic naman yun eh. Di ba? Catholic naman yung mga yun eh. Kasi nga, ang nagtatag nga ng Iglesia Katolika is yung Panginoong Yesu Kristo.
Gayun pa man, malinaw naman yung punto ng ating simbahan eh. Yung, pag sinabi natin Bible, yun na po kagad yung from Genesis to Revelation. Ano? Kaya doon sa sinasabi niya na binookbind lang daw, binookbind. Eh hindi naman bookbind lang yung nangyari, kabornok eh. Alam naman natin yan eh. Nagkaroon ng pag matinding pag-a-analyze ang simbahan kung ito bang mga nandito eh talagang inspired, no? O ito ba'y kinasihan ng Diyos? So hindi lang po pagbo-bookbind yung ginawa ng Iglesia Katolika diyan. Nag-translate pa ang ating simbahan patungkol diyan. So para sabihin niya na bookbind lang, eh mali din po yun. At para pagmintangan tayo na hindi daw natin sinusunod yung nakasulat doon, eh may interpreter nga tayo ng kasulatan doon, kabornok eh. Diba? Oh. Eh, alam naman natin na kaya sinasabi ni Mickey Buloy na hindi daw sinusunod ng Iglesia Katolika yung nakasulat daw doon, kasi hindi tayo sumusunod sa kagustuhan ni Mickey Buloy. Yun naman ang totoo doon eh. Magpakatotoo na tayo, direct to the point na tayo. Kasi ang punto lang naman dyan, kabornok, dapat ang sundin natin yung sinasabi ni Mickey Buloy, yung interpretation ni Mickey Buloy sa Bible. Which is, as a Catholic, hindi ako papayag. Hindi ko yun susundin. Bakit? E bula ang Kristo siya eh. Diba? Bula ang mga ngaral siya eh. E dito sa atin sa Iglesia Katolika, alam ko na kapag may ipinatupad dito ang simbahan, lalo na kung magisterium yung nag-define, eh alam kong sumusunod ako sa Panginoong Diyos. Bakit? Ang magisterium kasi, yun yung kinasihan na mag-interpret ng kinasihang salita ng Diyos. Tinutulungan sila ng Espiritu Santo. So, ano man ang gawin natin na gawain dito sa Iglesia Katolika, ano man ang matutunan natin na aral dito sa Iglesia Katolika, especially yung mga defined na dogmas, doktrinas ng ating simbahan, eh alam ko na nakakasunod ako sa ating Panginoong Hesus Kristo. Yun yung aking masasabi ko kung kapag. Ayan, salamat kapatid na Gabriel. At tama ka, ano? Yung kanyang sinasabi, yung mga apostol naman daw at si Kristo naman daw, yung mga nagsulat nang nasa Biblia, kapatid na Gabriel, pati yung mga propeta, parang pinapalabas niya, hindi yun mga Katoliko. O, yan ang kanyang gustong i-drive eh. Kasi, yun nga eh. Siya nga, sabi niya, ano naman kung Iglesia Katolika yung naglagay ng chapter at verses. Di ba? Mm-hmm. Oo, yan ang masaklap. Ngayon, Brother Gabriel, baka sasabihin ng iba, hindi naman Katoliko yung naglagay ng chapter at verses. Opo, tignan natin. Tama ba yung ganyang sinasabi? Alam mo, Brother Gabriel, inamin na nga ng ibang mga reliyon yan na Iglesia Katolika yung naglagay ng chapter at verses. Kagaya nitong sa nasa website ng Saksi ni Dioba, ipakita natin sa screen. Ano? Ito yung sabi sa, makibasa nga nito, itong nasa article ng JW.org o Jehovah's Witnesses na website, na chapters and verses who put them in the Bible. Pakibasa kung sino yung naglagay ng chapter, kapatid na Gabriel. Opo, ang nakalagay dito, English cleric Stephen Langton, who later became Archbishop of Canterbury, is credited with adding the chapter divisions to the Bible. He did this early in the 13th century CE, when he was a teacher at the University of Paris in France. Oh, di ba? So klarong-klaro, kapatid na Gabriel, ayon sa ating binasa, na pati yung saksi ni Jehovah, inamin nga nila, kapatid na Gabriel, di ba? Yan ay totoo, tama, at yan ang katotohanan. Itong si Stephen Langton, na isang na naging Archbishop pa pala, Brother Gabriel, ng Iglesia Katolika, siya yung naglagay ng chapters. Ayan. O, diba? Sige nga, basahin nga natin itong nasa isang article na nahanap natin sa internet tungkol kay Stephen Langton. Pakibasa ka pati na, Gabriel. Opo, Stephen Langton was an English cardinal of the Catholic Church and Archbishop of Canterbury from 1207 until his death in 1228.
Langton is also credited with having divided the Bible into standard modern arrangement of chapters used today. Ayun, Kamornok. Oh, di ba maliwanag? Eh, yan pala, eh, isang archbishop sa Iglesia Katolika. Ayun. Ayun. Wala pa si Kibuloy niyan, Kamornok. Ayun, wala pa si Kibuloy. Oh, di ba? Ngayon, Brother Gabriel, eh sino naman ba naglagay ng mga bersikulo sa Biblia? O eh, basahin natin ang pag-amin ng mga tagasaksi ni Jehovah. O ito naman, balikan natin yung article, kapatid na Gabriel. Ganito naman ang sabi nila sa nasabing article. Pakibasa, kapatid na Gabriel. O sabi naman po dito, some 300 years later in the middle of 16th century, renowned French printer scholar Robert Estienne made things even easier. His aim was to popularize Bible study. He realized how valuable it would be to have a uniform system of both numbered chapters and numbered verses. Ayan, klarong-klaro si Robert Estienne, kapatid na Gabriel. Estienne, wala yun. O siya pala itong naglagay ng mga Bible verses. Ayan. Oo, at itong si, kapatid na Gabriel, itong si Robert na tinutukoy natin ay dati ding Katoliko. Pero later in his life, naging Protestante siya, kapatid na Gabriel. O itong si Robert Estienne. Nakilala din ng iba na Robert Stephanus. Ayon. O itong si Robert, the first Estienne, ay isa pong 16th century printer. O taga-publish pala ng mga aklat yan, kapatid na Gabriel, at siya din yung sa kanya ikinikredit ang paglalagay ng mga bersikulo sa Biblia. Dati siyang Katoliko, pero bago siya mamatay, naging Protestante siya, kapatid na Gabriel. So ibig sabihin, noong panahon na ininimbag ang mga nakasulat sa Biblia na nilagyan ng mga bersikulo, yan po ay ginawa ni Robert Estienne nung siya ay Katoliko pa, kapatid na Gabriel. Kaya tama pa rin para sabihin Katoliko nga ang naglagay ng kapitulo at bersikulo sa banal na kasulatan. Diba? At sabi ni Kimoloy eh, wala na. Ano ngayon kung Katolikong naglagay? Aba, grabing panungkulayan ha, kapatid na Gabriel ha. Talagang nag-appoint sa kanyang sarili na Son of God daw siya. Talagang manluloko ano. Ngayon, ito naman kapatid na Gabriel. Yung mga apostol ba? At yung mga unang Kristiyano, Katoliko ba sila o hindi, kapatid na Gabriel? Ito naman ang susunod na katanungan na sasagutin natin. Basahin natin itong nasa Roma, Kapitulo 11. Pakibasa itong sasalin na ito na ito ha, paraphrase on the New Testament Bible ng Roma 11:12. Pakibasa, kapatid na Gabriel. And if the Gentiles have been for great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians will they add to the glory and greatness of the Catholic Christian Church? Ayan, klarong-klaro. Nasa Biblia pala, kapatid na Gabriel, na Iglesia Katolika pala, yung mga unang Kristiyano, miyembro pala sila ng Catholic Church, kapatid na Gabriel, di ba? Amen. Oo, katunayan nga, isa sa mga unang Kristiyano, na si St. Ignatius of Antioch, sinabi niya, kapatid na Gabriel, na kung nasaan si Kristo, nandoon ang Iglesia Katolika. Oo, maliwanag po yan. Kaya fake news talaga itong si Kibuloy. Kanyang mga sinasabi. Ngayon, balikan natin nga yung kanyang pangungutya muli. Panoorin natin. David, the chapters and verses of the Bible were made by Catholics that you are using right now. Try to Google it. Okay. Johnny David, Governor Generoso, Davao Oriental. He said, the chapters and verses of the Bible were made by Catholics that you are using right now. Try to Google it. And so, they were not made by them.
O, di ba? And so, yun talaga yung sabi niya. Grabe naman yan. O, di ba? So, tuloy natin. It was di ba? Dahil sa kanyang panloko, hindi na niya alam yung sasabihin niya, kapatid na Gabriel, o, di ba? Grabe naman yan. O, tuloy na. They bookbinded them and they put them together, but they were not made by them. These words were put together by, you say, Catholics. I don't care who they are. But the words remains the same. They did not make them. These are the words of the prophets and the apostles and Jesus Christ. Oh, mali ka. They didn't made by them kapang nalalaman. Iglesia Katolika nga, members nga ng Iglesia Katolika, yung mga apostol, kapatid na Gabriel. Ano ba naman yes. itong, ano ba naman itong Mr. Kiboloy na ito? Palpak, ano? O, fake news peddler nga. O, di ba ganun yun lalabas, kapatid na Gabriel? Amen, amen. Hindi nga kasi sinasabi, Kabornok, yung talagang yung diwa eh, yung Biblia na meron tayo ngayon from Genesis to Revelation. Parang MCGI, Kabornok, meron silang policy na ginagamit. Eh, policy nung paggamit ng book. Yung Biblios daw kasi book. Eh, may book naman na daw nung araw. Policy yun eh. Eh, kagaya din pala sila ni, ano, ni Kibuloy. Gumagamit ang policy, playing of words, para pagmukain na hindi yung Iglesia Katolika talaga yung nag-made or nag-create. Eh, maminaw naman ka, kaburnok eh. Di ba? Hindi lang tayo yung nag-create, no? Nung Biblia na meron tayo ngayon, from Genesis to Revelation, tayo din yung nag-translate din. Kasi may original na teksto yan eh. Di ba? Nakasulat yan sa Aramaic, sa Greek, tapos sa Hebrew, o translate ng simbahan. Saan? Sa Latin. O, hindi lang tayo yung nag-compile. Hindi lang tayo yung nag-create. Tayo din yung naglagay ng chapter and verses, pati translation. At nauna pa tayo sa isa sa mga pinakasikat na Bible translation ngayon ng Protestant, yung King James Version. Wala pang King James Version, meron na pong Douay Rheims Version. O, di ba? So, naku po. Para pagmukain niyang hindi nag-create or hindi yung Iglesia Katolika ang dahilan ng Biblia na meron tayo ngayon, ibabaliwala ni Kibuloy yung mga history na nangyari sa nakaraan, Kabornok. Eh. Kailangan niya maging fake news peddler at maglaro ng salita, yung playing of words, yan, fallacies. So, yun po, Kabornok. Oh, di ba? So, talagang isa yan sa mga example na kailangan na talagang isara yung channel na yan dahil nagpapakalat ng kasinungalingan, kapatid na Gabriel, o diba? Nawawa naman, ano? At tandaan natin, kung ikaw ay talagang nagsisinungaling, eh, delikado po yan, kapatid na Gabriel, o diba? At tandaan natin, kapatid na Gabriel, yung isa pa, eh, ano ba itong kawan na meron, kapatid na Gabriel, na nandyan po ang ating Panginoong Jesucristo, na ayon naman sa iba, eh, sila lang daw yung maliligtas doon sa kawan. O ito, basahin natin. Itong nasa Juan, this is, kapatid na Gabriel, sa salin na Richard Baxter Bible, pakibasa, kapatid na Gabriel. Opo, ito ang nakasulat. At bukod sa mga Hudyo, mayroon akong isang piniling bayan sa mga Hentil. Sila, kailangan kong tawagin at tipunin sa akin. Ang mga Hudyo at mga Hentil ay magiging isang Iglesia Katolika sa ilalim ko, ang kanilang tanging pinuno at pastol sa buong mundo. Ayan, maliwanag na sa Biblia, kapatid na Gabriel. O, yung mga dating Hudyo at dating Hentil, pinag-isa naging isang ano ba, Kingdom of Jesus Christ? Ano bang nakasulat doon, kapatid na Gabriel? Hindi po eh. Hindi po. Iyon ba yung nakasulat ba dyan? Iglesia ni Cristo ni Manalo ba? Wala namang ganun, kapatid na Gabriel. Ang sinasabi, yes, magiging isang Iglesia Katolika. Ayun! Yun!
Klarong-klaro yan, mga kababayan. At mamaya na naman, mababasa na naman natin sa comment section. Eh, saan ba yung ano na yan? Bible verse mo na yung binabanggit na yan? Ay, nako, ewan ko sa inyo. O, marami kasi kaya maniwala. Oo, nakukay na tayo. Katotohanan na ngayon sinasabi natin, ayaw nilang maniwala, eh bahala kayo sa buhay nyo. O, diba? So, dahil dyan, kapatid na Gabriel, eh, good luck na lang dyan sa mga naniniwala pa sa seminary. Kailangan nang isara yan kasi fake news peddler. Peddler. Mga kapatid, ayun. O, diba? O, sige, so yan po ang ating episode ngayon. Ano pong masasabi ninyo? Paki-comment po sa baba, mga kapatid. At kung like po ang video na ito, paki-smash ng like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH. Kaya, wag maniwala, sabi-sabi. I-check mo na kung fact nga talaga. Hanggang sa susunod na episode, kasama si kapatid na Gabriel Di Guzman, ako po si Kaburo. At kami ang inyong Tagasuri! Oh, di ba, Brother Gabriel, ano ba yung nararamdaman mo nung sinabi ni Kibuloy na, eh ano ngayon kung Iglesia Katolika yung naglagay ng chapter at verses, parang yabang-yabang pa. Akala mo naman eh, may kontribusyon yung Iglesia niya diyan sa paglalagay ng chapter at verses. Naku, si Kibuloy talaga. Anong masasabi mo doon? Naku po, eh busted yan. Naku ah. Talaga naman. Oh, ikaw na nga nagsabi. Busted talaga yan. Oh, sige na, Brother Gabriel. Yes. Oh, ulitin natin ang ating official hashtag. Ah. Huwag niyong kalimutan. Hashtag yes to SMNI. SMNI. Shutdown. Na yan. Oh. Bye-bye, SMNI. Bye-bye, mga kapatid. Ang susunod na episode, mga kapatid. Oh, din. Sige na, bye-bye na. I'm gonna give my praise. Ako po si Kaburno at ako ang inyong taga-sunod.